everyone. May gagawin naman tayo dito. Gagamitan natin ng nano. Na naman. Pangatlong nano na ito. Ito. Nano. Arduino Nano. Katulad siya nun. Ito. May pin header din. Maganda yung pin header niya. Medyo dilaw. Mamahalin ito. Kulay dilaw eh. Medyo ano yan, matibay. Double pin header. Yan. Ihihinang uli natin ito dito. Yun oh. Ganda ng pin header niya. Gold plated. Taka dito. Ano ba gagawin natin? Ito yung sa PC. Diba? Ito naman yung extension, diba? Ng micro USB papuntang decoder. I-decode natin yung key number 2. Sasaksak natin sa PC. Gamitan natin ng ayan. Gagamitan natin ng Arduino IDE.
ito yung tinatamaan ng remote. Pag pinindot natin yung key, number 2. Ito yung tinatamaan, infrared receiver. Ito yun, oh. Kumukuha ng power yung infrared receiver sa Arduino Nano. 3.3 volts. Ang kanyang power supply. Ground to ground ng Nano. At yung out niya, siyempre kung meron tayo remote dito, pag pindot natin ng number 2, key, number 2, okay, marireceive ng ating infrared receiver. Dito, dito ngayon ang takbo ng kuryente, papasok sa Arduino Nano, digital pin number 4. Pasok dito, so dito, in ang configuration ng digital pin ng Nano. Number 4, a-out siya sa digital number 7, digital pin. Tapos meron ditong LED, kulay pula, na may 330 ohms na resistor. So ang pangalan ng ating infrared receiver, TSOP4838. Ganyan lang ang takbo ng kuryente sa ating circuit.